araw mga mag-aaral ng Santa Ana National High School. Welcome sa ating virtual orientation ng Mathematics Department for school year 2021-2022. Ipakilala ko muna ang ating punong guro na si Dr. Riwel A. Alvarez, Principal 4. At para sa kalidad na pagtuturo at pagkatuto ng matematika, tayo din ay pinangangasiwaan ni Sir Antonio A. Apat, Education Program Supervisor of Mathematics, Division of Davao City. Ang aming butihing Department Head, Mr. Roque V.U., Head Teacher 6. Ang mga sumusunod ang iyong mga guro sa Grade 7. Una, si Altamero Mark J., Master Teacher 1. Aliada John Rodney, Teacher 1. Andan City Naima, Teacher 1. Diaz Mary Jean, Teacher 1. Hansol Yvonne, Teacher 3. Mapa Russell, Teacher 3. Okanya Maria Cheret, Teacher 1. Marahat Helen, Teacher 3. Aurelia Dante, Teacher 1. Rose Renato Jr., Teacher 1. Ang mga sumusunod ang iyong mga guro sa Grade 8. Sa pangunguna ni Merla Enrique, Master Teacher 1. Alvarado James, Teacher 3. Boniol Mirnalin, Teacher 2. Longgafi Trunen, Teacher 3. Mahilog Joel, Teacher 3. Panugaling Masaya, Teacher 3. Magayo Lizelle, Teacher 1. Ramirez Loy, Teacher 2. Williamil Luis, Teacher 1. Wong Meraluna, Teacher 3. Ang mga sumusunod ay ang mga guro sa Grade 9. Sa pangunguna ni Pelos Rosalina A., Master Teacher 2. Abing Jonathan P., Teacher 1. Bachanicha Janet Jane, Teacher 1. Gib Alexis, Teacher 3. Latonio May, Teacher 2. Monjilol Hajir, Teacher 3. Aurelio Jopit, Teacher 1. Perez Nino, Teacher 2. Ang mga sumusunod ay ang mga guro sa Grade 10. Ito ay pangunguna ni Apoy Richel M., Master Teacher 2. Kadungog Jeffrey, Teacher 3.
Bucotano Jocris, Teacher 1. Lemen Runel, Teacher 1. Magtulis Joseph Bernard, Teacher 2. Malak Armando Jr. II, Teacher 1. Tivar James, Teacher 3. Ang mga sumusunod ay ang dapat niyong matutunan sa mathematics sa buong taon. Una, sa grade 7. Quarter 1. Quarter 2. Start of quarter 3. Quarter 4. Most essential learning competencies for mathematics 8. For quarter 1. Quarter 2. Quarter 3. And quarter 4. Most essential learning competencies of mathematics 9. Quarter 1. Quarter 2. Quarter 3 and quarter 4. Most essential learning competencies of mathematics 10. Quarter 1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Mathematics grading system for academic year 2021-2022. For written words, that is 50%. Dito kukunin yung mga answers natin sa modules, including the answers of the summative tests and parallel assessments. Performance task, which is also 50%. Dito kukunin kung may ibibigay na performance task or project ang isang guro sa bawat quarter. Sa puntong ito, ipapakita natin ang mga best practices ng Mathematics Department ng Santa Ana National High School. Ang una ay ang Alternative Modified Remedial Program. Ang Alternative Modified Remedial Program ay naayon sa Department Order No. 8, kung saan sa bawat ikalima ng linggo, sa bawat quarter, ay inatasan ang mga guro sa pagbigay ng remediation program sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong upang kanilang maabot ang mga nararapat na mga learning competencies. Sa Santa Ana National High School, tayo ay gumawa ng makaragdagang learning materials na naaayon sa konteksto ng kakayahan at karanasan ng mga mag-aaral. Ito ay ginagawa bago magsimula o pagkatapos ng regular schedule ng mga mag-aaral. Under the new normal, ito ay ating gagawin sa iba't ibang pamamaraan, tulad halimbawa sa virtual or limited face-to-face kung mapapayagan. Maaari rin itong ibugay ang mga learning modules na digital
atin itong ipamigay sa pamagitan ng messenger o kaya emails. Sumusunod ay ang halimbawa kung paano pinapapatupad ang ating modified alternative remedial program. This is unlimited face-to-face. And the distribution of the learning materials to parents. Meron din tayo documentary video sa karanasan ng isang magulang kung paano pinapapatupad ang ating alternative modified remedial program. Maayong hapon, Mrs. Ako dahil si Mr. Lloyd Ramirez. Ako rin ito sa alternative modified remedial program sa pagtaan ng National Health Station. Kanyang alternative modified remedial program is isa na sa mga programa sa mathematics. So, di unsa man yung pagkabaloon na dahil remedial class ang pagtaan. Kuan sir, nakadawat man ko atong text sa maestro nga ako ang anak ko no kay maapil sa religion unya kanang kay di man lagi ko kabalo sir mo nang niuyon din ko ato sir para nagtubag din ko sa among sir ato nga kanang papilo na ko ang anak yun. So, kung saan manimong inistorya ito, nagawat mo ka o text? At yung meron siya, nagulbaan ko kay api man ako nabagsak lang niya kung anak lang niya kay di man po ko kabalo mo tudlo mauto nga pag kuan, pag text na ay remedyon ni subot dahil ko sir niya ako rin pagtugot ako ang anak nga api hindi anak dayon dong kay makabalo ko anak dong ako di makabalo sa mat lagi kay kuan ba gamay na po ako na iskilahan sir. So usa may nagawat mo mo ato nagay panghatay ng iskilahan natin. Oh sir, una katong i-text ko kaman aman to di sirmahan na mo sir nga consent man ito o niya kuan schedule na yun, ingan ni sa maestro, so schedule na mo sa kuan, sa pag-remedial. So, kuhag mo dyan, anak, nag-aanday mi o ka ng kuan ato, atong mga additional, atong mga papilis. So, nalipay ka ato, misis? Oh, sir, uy, kay ang ako ang anak, kaya di man po pagtudlo, kaya ato, sir, ka ng kamay lang ako, biskilahan ko, sir, no, kaya akong anak, ipod ka sa po. Oto nga, pasalamat din mi kayo at ang religion sa math kay na okay din ang grado sa akong anak sir din. Nag-good saving sir ba? Pasalamat na yun na. How deep po? 59? Dili po sir pero may kuwan yun siya sir na nangkamot din akong anak nga. Nakatpon po siya kay tagaan ng religion class. So meaning nagiday kuan kaning impact ang din. Nay kabaguhan sir. Salamat kay sa inyo yatag sir kay. Nakapon budak mo anak niya. Di kulat na ko nag sir. Ato lang Mrs. No at least makadungog ni feedback sa imo ha. Kung ha maginikan ang kay para mo po siya ma-evaluate ang anong alternative medical din niya. Okay, salamat po. Salamat sa imuhang time, Mrs. Salamat. Ang mga guro sa Santa Ana National High School ay gumagawa ng mga teacher-made simplified discussion videos. Ito ay ayon din sa nakasaad ng mga learning competencies. Sa pamamagitan nito, matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng mathematics under the new normal. Si Sir Joel Mahilom ang gumagawa ng mga videos para sa grade 8. Si Sir As Mundilon ay gumagawa ng mga videos mula grade 7 hanggang grade 10. Si Sir Jupit Aurelio gumagawa ng mga videos for grade 9. At saka si Ma'am May Datun. At sa grade 10, si Sir Joseph Magtulis. Higit sa lahat, ang Santa Ana National High School ay mayroon ding official YouTube channel kung saan ang bawat curriculum at bawat subject ay inaatasang magbigay ng mga videos
para makatulong sa mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Mga pamamaraan or platforms for the delivery of the teaching and learning process sa Mathematics Department of Santa Ana National High School. Una, magkakaroon tayo ng isang beses na virtual class bawat linggo sa pamamagitan ng Google Meet. Pangalawa, pwede niyong matutunan ang mga aralin sa pamamagitan ng panonood sa YouTube channel or YouTube videos na ginagawa ng mga guro ng Santa Ana National High School at iba pang mga guro na gumagawa ng mga discussion videos. Ginagamit din natin ang Facebook page para sa asynchronous teaching and learning process at saka ang Facebook Messenger. Alinsunod sa direksyon ng Santa Ana National High School sa Digital Rise Program na gamitin ang buong kapasidad ng ating Google Workspace account para mapabuti ang ating pagtuturo at tayo'y magkaroon ng kalidad na pagtuturo at pagkatuto sa gitna ng pandemya, ang Mathematics Department ay gumagamit ng iba't ibang platforms para sa pagtuturo at pangangasiwa ng mga guro. Ang inyong mga guro ay sinikap na ang lahat ng mga gawain at assessment sa inyong self-learning modules ay maihalin sa Google Form o Google Quiz para mas mapadali ang inyong pagsagot at amin ding makuha ang tunay niyong kakayahan at amin ding masukat kung talagang naabot niyo ang mga nakasaad na mga learning competencies. Or maaari din tayong magsulat sa ating mga answer sheets. Pero ang answer sheet na ito ay dapat nating isubmit sa Dropbox sa Guerrero Campus kung ito'y matatapos mo na. Or maaari ring picturean mo yung mga papel na kung saan mo sinusulat ang iyong answer sheet at i-private message mo sa iyong mathematics teacher. Para mapadali ang monitoring sa mga gawain at reports ng mga guro, tayo sa Mathematics Department ay gumagamit ng Google Drive. Sa pamamagitan nito, ang mga data sa Mathematics Department of Santa Ana National High School is safe at madaling makita at magamit ng mga guro sa departamento. Ayon sa Digital Rise Direction ng Santa Ana National High School, ito ang ating proposed data management, kung saan ang ating department head at saka ang ating school head ay madali nilang mamonitor ang mga gawain at mga reports ng mga guro. Tulad halimbawa ang ating mga teacher 1 to 3, so makikita kaagad ng ating mga master teachers at saka department head ang kanilang mga reports. Subalit, ang ating mga teacher 1 to 3 hindi nila ma-access or makita ang mga reports intended for the master teachers and the department head. Nang sa gayon, kahit saan man naroroon ang ating mga department head, ang ating mga supervisor or school head, madali nilang mamonitor ang ating mga gawain. Ito po ang ginagawa ng aming department head para mas mapadali po ang monitoring ng mga gawain ng bawat guro. So ito ay itong folder na to ay pagmamay-ari ng aming department head. So sa loob ng folder nito, may dalawang subfolders. Ito yung for the master teachers at saka ito yung for all the files for the department. So ang gagawin ng aming department head ngayon, ang folder na ito ay ibibigay sa kani-kanilang mga master teachers. Then ang loob ng file na ito ay itong may apat na subfolders. Ito ay sa bawat isa curriculum. So kunwari ito yung folder intended for the grade 8. So ito yung folder na ibibigay sa mga teachers at saka master teachers for grade 8. So under this folder may dalawang subfolders. Ito yung folder na naglalaman ng mga guro, teacher 1 to 3 at saka yung personal files ng master teachers na pwede ring i-share sa ating mga teachers 1 to 3. Pag i-open natin ito, ito yung mga listahan ng mga guro sa Santa Ana National High School sa Mathematics 8. Kunwari, i-open natin ang folder ni Mr. Mahilom. So, if you open the full disk folder, ito yung mga nasa loob ng folder ni Sir Mahilom. So, ibig sabihin, ang ating department heads, together with the school heads and the master teachers, can easily monitor the progress of each teacher. In contrary, the teacher 1 to 3, hindi nila pwedeng
makita yung mga files ng mga ng kanyang supervisors. Hindi niya makita yung files ng kanyang master teachers, hindi niya makita yung mga files ng kanyang department head and even the school head. Sa ganitong paraan, kahit saan naroroon ang ating department head, master teachers, at saka ang ating school head, madali nilang mamonitor ang progress at gawain ng bawat guro. Sa simula ng pandemya, ito ay mailan lamang sa mga achievement ng Mathematics Department of Santa Ana National High School. Noong MTAP, last school year 2020-2021, tayo ay nakarating sa division finals. Ang ating mga finalists ay galing sa curriculum 8, 9, and 10. Sa Festival of Talent naman, tayo rin ay umabot sa division bilang finalists at ating mga participants ay ang grade 7, 8, and 9. Upang kayo ay talagang matuto sa panahon ng pandemya, nais naming ipaalam sa inyo ang mga house rules sa remote learning. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga house rules. Una, gamitin ang tunay mong pangalan sa Messenger at Facebook account para madali kayong kagilapin ng teacher at makontak. Pangalawa, gumawit kayo ng malinaw at tunay mong profile picture. Pangatlo, huwag mag-post sa inyong kani-kanyang GC or group chat na hindi related sa subject at hindi para sa lahat ng mga mag-aaral. Huwag mong ilagay sa ignore group ang GC para lagi kang updated. Hanggat maaari, ay iwasang magtanong sa teacher ng 10 oras ng gabi. Alalahanin nyo na ang mga guro din natin may mga pamilya at may kani-kanilang buhay. So gawin lamang ang pagkontak hanggat maaari sa iyong guro simula 8 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon. Matutong rumispeto sa inyong mga guro. Ang paggamit ng po at upo ay kanilang ikinasasaya. Magpakilala muna kung mag-chat or mag-text sa iyong teacher. Kung magkakaroon ng virtual class sa pamamagitan ng Google Meet, i-mute ang iyong microphone. I-turn on mo lamang kung ang guro ay nangangailangan ng iyong tugon. At magsuot ng disenteng pananamit pang itaas. Kung sakaling may mga tanong ka pa na related sa subject, huwag magatubiling magtanong sa iyong math teacher. Good luck and may we have a fruitful school year 2021-2022.